May pag-ibig na minsan akala natin ay pwede pang manumbalik. Kaya naman umaasa tayo na pati ang naputol na relasyon ay pwede pa na muling madugtungan. Pero hindi kasi lahat ay nabibigyan ng isa pang pagkakataon. Lalo na kung hindi na kayo pareho ng nararamdaman para sa isa't isa. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Meryl. 28 years old at nakatira dito sa Marikina. Nagtatrabaho ako bilang crew sa isang Korean restaurant na malapit sa amin. Nag-iisa akong anak at lumaki akong ulila sa mga magulang. 3 years old pa lamang kasi ako ay naghiwalay na sila at naiwan lamang ako sa isang kamag-anak. Sa ngayon ay nakikitira ako sa bahay ng pinsang kong si Kuya Julius na meron na ring sariling pamilya. Sa totoo lang ay hindi ko kasundo ang asawa ni Kuya Julius na si Ate Gina. Matagal na akong pinaparinggan itong umalis sa kanila. Pero dahil hindi naman kalakihan ang sweldo ko at nagbibigay din ako ng panggasto sa bahay, kaya wala akong naiipon. Mahirap pero tiniis ko na lamang. Total, lumaki naman akong nasanay na sa pagtitiis at paghihirap. Nagkaroon na ako ng tatlong boyfriend, Papa Dudut. Pero yung huli ang pinakaseryoso, si Domingo. Katrabaho ko siya at mahigit 2 taon din ang itinagal ng relasyon namin. Yun nga lang, noong tumatagal na kami ay pakaramdam namin ay pagkakaibigan na lamang yung pagmamahal na nararamdaman namin sa isa't isa. Kaya naman nagdesisyon na kaming mag-break na lamang. Naging maayos naman lahat at sa katunayan nga ay nanatili kaming magkaibigan. Kasama pa ang isa naming katrabaho na si Ashley. Hindi rin kami makapaniwala noong una pero talagang walang ilangan at samaan ng loob. Siguro kasi naging maayos din naman ang paghihiwalay namin, hindi kagaya ng iba na may nangyaring nasaktan o niloko. Sa amin ni Domingo ay parang kusa na lamang nawala ang pagmamahal namin para sa isa't isa. Kaya naman nag-decide na maghiwalay at maging magkaibigan na lamang. Tumanggap ako ng mga manliligaw pagkatapos noon. Isa sa mga pinayagan ko at matiyagang nanuyo hanggang ngayon ay si Joshua. Nagkakilala at nagkasundo rin sila ni Domingo. Si Domingo man ay naging buka sa panliligaw sa ibang babae. Habang nananatiling maayos ang pagkakaibigan namin. Yun nga lang ay meron din palang hindi magandang maidudulot ang pagiging malapit naming kaibigan sa isa't isa. Dahil nga sa magkakatrabaho kami ni na Ashley at Domingo, madalas pa rin kaming magkasama lalo na sa mga inuman o gimikan. Hanggang isang gabi ay nagkayayaan kaming lumabas dahil birthday ni Domingo. Hindi naman nakasama si Ashley dahil may nakaset na siyang ibang lakad noon. Kaya kami na lamang ni Domingo ang natuloy. Maayos naman ang naging pag-uusap at inuman namin sa apartment niya. Tamang kwentuhan lang hanggang sa pareho na kaming nalasing ni Domingo. Ang masama lang doon, Papa Dudut, dahil kami lang ang tao sa place niya. Hindi na namin napigilan ang init ng mga katawan namin pareho. At tuluyan ng may nangyari sa aming dalawa. Sorry Meryl, hindi dapat nangyari sa atin to. Nagigilty na wika ni Domingo. Mataas na ang sikat ng araw noon nang magising kaming pareho na walang saplot sa katawan. Masakit man ang mga ulo namin ay malinaw naming naaalala ang lahat ng nangyari sa aming dalawa. Sorry din kasi nagpadala ako sa nararamdaman ko kagabi nang malasing tayo. Napapailing na sagot ko. Nakapagbihis na ako noon at nakaupo sa gilid ng kama. Nasa kabilang gilid naman si Domingo at magkatalikuran kaming dalawa. Para kasing bigla kaming nahiya sa ginawa naming pareho kahit dante naman na naming ginagawa yon noong may relasyon pa kaming dalawa. Pero dahil magkaibigan na nga lang kaming dalawa ay nakakailang na ang bagay na yon para sa amin. Hay, ewan ko ba kung anong sumanib sa akin kagabi?
Dapat talaga eh, nagpigil ako eh. Dapat hindi ko ginawa yun sa'yo. Inis na sabi pa ni Domingo. Ramdam ko naman na nag-guilty talaga siya at hindi niya sinasadya na samantalahin ang kalasingan ko. Wala rin akong masyadong maalala sa eksaktong nangyari, basta ang alam ko lang ay nagsimula ang lahat sa titigan naming dalawa. Hanggang sa magkalapit na ang mga mukha namin at maglapat ang mga labi namin sa isa't isa. At doon na nga ay nagtuloy-tuloy ang lahat sa mainit na eksena sa pagitan naming dalawa. Nakalimot din naman ako kaya may kasalanan din ako sa mga nangyari, Domingo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako galit kasi hindi mo naman ako pinilit na may mangyari sa ating dalawa. Siguro mas mabuti na kalimutan na lang natin yung kagabi. Suggestion ko pa. Sorry talaga ha, wika niya. Nang lingunin ko siya ay nakita kong nakatingin din siya sa akin at apologetic talaga ang mukha niya. Kilala ko naman siya bilang mabait na tao at may respeto sa mga babae. Kaya walang dahilan para magalit pa ako sa kanya. Itigil mo na nga yung pagsasorry mo. Sige na, uuwi na rin ako kasi siguradong sermon na naman ang aabutin ko sa asawa ng pinsan ko dahil hindi ako umuwi ng bahay kagabi. Paalam ko pa sa kanya bago kinuha ang bag ko. Kagaya ng napag-usapan namin ay hindi na namin muli pang binalikan ang nangyari sa aming dalawa. Hindi ko na rin kinuwento yung sa kaibigan naming si Ashley at nagpatuloy kami sa pagiging close naming tatlo bilang magkakaibigan. Pinilit kong hindi mailang kay Domingo at hindi naman ako nahirapan na gawin yon. Kaya lang may mga mangyayari pa pala noon na lalong magpapagulo sa sitwasyon naming dalawa. Ilang buwan ang nakalipas nang ma-delay ang buwan ng dalaw ko. Kinabahan na kaagad ako noon dahil regular palagi ang dalaw ko. Kaya naman nararamdaman ko na may mali na talagang nangyayari noon hanggang sa mag-decide akong bumili ng pregnancy test kit. Dalawa pa ang binili ko para lamang makasigurado ako sa magiging resulta noon. At kagaya nga ng kinakatakutan ko ay dalawang linyang pula ang lumabas sa resulta, Papa Dudut. Naiyak talaga kaagad ako noon at gulong-gulo ang isipan. Dahil wala akong ibang pinagkakatiwalaan na tao ay dumiretso ako noon sa bahay ni Ashley para sa kanya sabihin ang nangyari sa akin. Buntis ako, Ashley. Naiiyak na sabi ko sa kanya nang papasukin niya ako sa loob ng bahay niya. Ha? Eh paano nangyari yon? Sino bang boyfriend mo ngayon? Tanong ni Ashley. Wala akong boyfriend? Pautal-utal na sagot ko kasi nahihirapan din akong ipaliwanag sa kanyang lahat. Eh paano nangyari yan? Ang ibig kong sabihin eh paano ka nabuntis at sinong ama ng dinadala mo? Nang baby mo dyan sa tiyan mo? Naguguluhang pa ang tanong niya. Si Domingo? Halos pabulong na sagot ko. Ano? Si Domingo yung kaibigan natin na ex mo? Gulat na gulat na tanong niya. Oo siya nga, si Domingo ang tatay nitong baby ko. Naluluhang sagot ko. Pero papaanong siya? Mahigit isang taon na kayong break, isa pa eh magkaibigan na lang kayo, hindi ba? Nagpapaligaw ka na nga sa iba eh, tapos eh nanliligaw na rin siya sa iba. Ano to, paano nangyari na siya ang ama ng baby mo? Saka sigurado ka ba talaga sa mga sinasabi mo? Naguguluhang tanong pa niya. Oo nga, sigurado ako kasi si Domingo lang naman ang nakagalaw sa akin itong nakaraang buwan. Naalala mo ng birthday niya tapos ay nag-inuman kami sa apartment niya na hindi ka kasama? Doon yun nangyari. Ashley, nagkakwentuhan lang naman kami noong una pero ayun eh. Pero bigla na lang nangyari. Tapos eh hindi na namin napigilang dalawa. Pagkukwento ko pa sa kanya. Diyos ko, Meryl naman eh. Bakit ka pumayag na mangyari yon? Oo, kaibigan natin yung tao pero hindi naman kayo eh. Tapos ganyan pang nangyari ngayon. Paninisip pa niya sa akin. Hindi ko naman alam na magkakaganito. Saka isang beses lang na nangyari yon, isa lang. At pareho kaming nakainom. Nadala lang talaga kami. Hindi ko alam ang gagawin ko, Ashley. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ito sa kanya
O kung paano ko ba dapat sabihin? Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung iwasan niya ako? Paano kung masira kaming dalawa ng dahil lang dito? Naiiyak na wika ko. Hi, Bes. Halika nga rito. Wika ni Ashley bago niya ako niyakap. Kakayanin mo to kasi malakas ka. Basta ang gawin mo na lang, aminin mo muna ang totoo kay Domingo. At kailangan panagutan niya ang bata. Lakasan mo ang loob mo. Nandito lang ako, okay? Basta kapag nakahinga-hinga ka na, kausapin mo na rin kagad si Domingo. Huwag mo nang patagalin yan. Mas mahirap kung sa ibang tao pa niya malalaman. Payo niya sa akin. Halos mapahagulhol ako habang nakayakap noon kay Ashley, Papa Dudut. Natatakot kasi talaga ako sa mga susunod na pwedeng mangyari. Natatakot ako sa malaking responsibilidad na nabubuo noon sa loob ng sinapupunan ko. Ang nasa isip ko noon ay paano kung hindi maniwala si Domingo na siya ang tatay ng baby ko. Paano kung hindi niya panagutan ang magiging anak namin? Paano ko bubuhaying mag-isa ang baby ko? Kung sarili ko nga hirap na akong suportahan ay paano pa kapag nakadagdag pa yon sa gastusin? Pero syempre hindi naman sumagi sa isipan ko na gawa ng masama ang baby ko. Kaya naman sinunod ko noon ang payo ni Ashley na ipaalam na kay Domingo ang tungkol sa magiging anak naming dalawa. Kinabukasan din ay pinuntahan ko na siya sa apartment niya. Nauutal pa akong makipag-usap sa kanya noon at hindi ko alam kung paano ko dapat simulan ang gusto kong sabihin. Nauna na rin ang mga luha ko hanggang sa tuluyang ko nang masabi sa kanya ang bagay na gusto kong ipaalam. Domingo? Buntis ako? Buntis ako at ikaw ang ama? Naalala mo ba nung birthday mo tapos nag-inuman tayo dito? Yung gabi na may nangyari sa ating dalawa? Doon nagsimulang lahat ng ito? Naiiyak at dire-diretso na sabi ko sa kanya. Teka, pinagtitripan mo ba ako, Meryl? Alam mo namang ayoko ng ganitong biro eh. Medyo inis na sagot niya. Halata na rin sa boses niya ang kinakabahan na siya. Mukha ba akong nantitrip, Domingo? Mukha ba? Tingnan mo yung mga papel na yan oh. Pati yung pregnancy test kit. Iisa lang ang resulta. Buntis talaga ako. Lalong naiiyak na sagot ko sa kanya. Pero paano mo nasiguradong ako ang ama niyan? Eh hindi ba may pumorma sa iyo na katrabaho natin? Si Joshua? Baka siya ang tatay ng ipinagbubuntis mo? Ang wika niya. Hindi pwedeng mangyari yon dahil ni minsan ay walang nangyari sa aming dalawa. Domingo, sa tingin mo ba ay magagawa ako magsinungalin sa iyo? Sa tingin mo ba ay gagawa ako ng kwento para lamang masabi kong ikaw ang ama ng bata sa sinapupunan ko? Hindi madali sa akin itong mga nalaman ko at hindi rin madali na umamin sa iyo. Sana naman ay maniwala ka sa akin. Ikaw talaga ang tatay ng ipinagbubuntis ko na ito. Pagpupumilit ko. Pero paanong ako? Isang gabi lang yun eh. Isang beses lang na may nangyari sa ating dalawa at sigurado ako na nag-ingat naman ako noon. Kaya paanong nabuntis ka kaagad? Hindi pa rin makapaniwalang sabi niya. Hindi ko rin alam. Basta isa lang ang sigurado ako. Ikaw ang tatay ng ipinagbubuntis ko, Domingo. Sana maintindihan mong kailangan kita rito at hindi ko kaya tong mag-isa. Hindi pa ako handa at hindi ko alam ang gagawin ko. Tulungan mo ako. Umiiyak na pakiusap ko sa kanya. Hindi nagsalita si Domingo at napahilamos na lamang sa mukha niya ang mga palad niya. Halatang kinakabahan at gulo din ang kanyang isipan noon. Ano magsalita ka naman? Kausapin mo ko. Huwag mo namang iparamdam na baliwala lang yung sinabi ko sa'yo. Maawa ka naman sa akin. Anak mo rin to. Iyak ko sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na magkakaganito yung mga nangyari sa atin ng gabing yon. Sorry pero ewan ko. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Pinagpapawisang sagot niya sa akin. Kahit ano pang sorry ang gawin mo, may bata na rito sa sinapupunan ko. Hindi sorry mo ang kailangan ko, ikaw.
Naiintindihan mo ba yun? Umiiyak na sagot ko pero hindi na siya nagsalita pa. Ano? Tatahimik ka na lang. Sabi ko na nga ba wala akong maaasahan sa'yo. Hindi mo pananagutan tong bata na nasa tiyan ko. Kasi wala kang kwentang lalaki. Sana hindi na ako nag-aksaya ng oras na pumunta rito at magsabi sa'yo ng totoo. Diyan ka na? Sigaw ko sa kanya bago ako umalis sa apartment niya. Dumiretso ako nang uwi sa bahay at umiyak na nagkulong sa kwarto ko, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na mali talaga ang nangyari sa amin ni Domingo. Dapat ay hindi ko hinayaan na malasing ako kasama ang isang walang kwentang lalaki na kagaya niya. Dapat mas naging responsable ako noon para hindi ako namumroblema sa batang nabubuo noon sa sinapupunan ko. Pero huli na para magsisipa ako. Dahil wala na akong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin na magkakaroon ako ng isang malaki at panghabang buhay na responsibilidad. Papa Dudut, akala ko talaga ay magmamatigas si Domingo at hahayaan akong pasaning mag-isa ang magiging responsibilidad ko sa bata. Pero pagkalipas ng ilang araw ay siya na mismo ang pumunta sa bahay namin at nag-sorry sa naging reaksyon niya. Nagulat lamang daw talaga siya at hindi niya inaasahang magkakaganito. Nakapag-usap naman kami ng maayos, pananagutan niya ang bata. Tutulungan niya ako pero nilinaw din namin sa isa't isa na walang balikang magaganap at walang kasalan. Marami ang tumutol sa naging desisyon namin na yon, lalo na si Ashley. Na bakit hindi raw namin subukang maging kami ulit. Para naman daw mabigyan namin ang buong pamilya ang bata. Na hindi naman daw siguro magiging mahirap na magkagustuhan uli kami dahil naging kami naman dati. May punto naman silang lahat pero talagang nanindigan kami ni Domingo na mananatili lamang kaming magkaibigan at magiging responsableng magulang sa anak namin. Wala na rin naman talaga kasi kaming espesyal na nararamdaman para sa isa't isa. Dahil dito ay hindi ako nakaligtas sa maraming chismis gaya ng inaasahan pero sa kabila ng lahat ay pinilit kong tatagan ang loob ko at nagbingi-bingihan sa mga naririnig ko. Iniisip ko na lamang na mas mahalaga ay nagkakaintindihan kami ni Domingo para sa bata. Kaya lang madalas ay sobrang hirap gawin noon. Lalo na sa bahay namin kasama ang pinsan ko at sa asawa niyang si Ate Gina. Maayos naman ang pakikitungo sa akin ng pinsan kong si Kuya Julius. Alam niya kasi na ulila na ako kaya ayos lang na nakikitira ako sa kanila. Pero si Ate Gina talaga ang kontrabida sa buhay ko. Hindi pa man ako nagbubuntis ay palagi niyang pinaparamdam sa akin na sampid lamang ako sa bahay nila at pabigat sa kanilang pamilya. At nang malaman nila ang tungkol sa pagbubuntis ko ay mas lalong nainis sa akin si Ate Gina. Palagi niyang sinasabi na isa akong kahihiyan sa pamilya at bahay nila at dapat na hindi na ako magstay pa sa kanila. Pero dahil wala naman akong ibang matutuluyan ay tiniis ko na lamang ang hindi maayos na pakikitungo niya sa akin. Sa tuwing sasamahan ako ni Domingo na magpa-check up sa OB ko ay napapadalas tuloy na maikwento ko sa kanya ang mga sama ng loob ko sa bahay. Lalo na ang pagpaparinig sa akin ni Ate Gina. Nag-aabot din naman ako ng panggastos sa kanila kahit papaano. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pagpaparinig sa akin. Kaya naman halos araw-araw akong na-stress, lalo na kapag nagkikita kami sa bahay. At dahil madalas ko ngang may kwento yon kay Domingo sa tuwing magkasama kaming dalawa. Sinasuggest niya sa akin na mabuti pa raw siguro kung doon na lang muna ako tumira sa apartment niya dahil wala naman siyang ibang kasama doon. Baliw ka ba? Ako at ikaw sa isang bahay? Tas may bata dito sa tiyan ko? Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa ating dalawa? Inis na wika ko. O bakit? Ano namang masama? Dati ko pa naman alam yung hirap mo sa pakikitira sa mga pinsa mo na yan. Sarili mo pa lang ang iniintindi ngayon, hirap ka na eh. Paano pag nanganak ka na? E di dalawa na kayong aapi-apihin doon? Hindi ko naman yata hahayaang mangyari yon. Unang-una, anak ko rin yung dinadala mo. Pangalawa ay kaibigan din naman kita at
may malalim din tayong pinagsamahan noon. Saka naranasan mo na rin naman halos tumira dito dati, hindi ba? Nung tayo pa. Wala ka ng stress sa kasama mo sa bahay. Mas malapit pa tayo sa trabaho natin at mas maaalagaan at matutulungan pa kita kapag kailangan mo ako sa pagbubuntis mo. Sagot naman niya. Pero ayaw ko lang na mag-isip ng masama ang ibang tao sa ating dalawa. Lalo na sa iyo. May pag-aalinlangan na sabi ko. Alam mo, para namang ibang tingin mo sa akin yan eh. Magkaibigan naman tayo, walang mali siya. Saka ano bang pakinatin sa mga sasabihin ng iba? Buhay ko to at buhay mo yan. Buhay ko to, wala nang pakialam ang ibang tao kung sino mang patitirahin ko dito. At higit sa lahat, pinakamahalaga yung kapakanan ng bata sa tiyan mo. Basta ito na lang ang iisipin mo ha. Lahat ng desisyong gagawin mo mula ngayon ay hindi na lang para sa'yo. May anak ka na rin iintindihin, kaya sana ay maisip mong mas mahalaga yung bata kaysa sa mga sasabihin ng ibang tao. Pangungumbinsi pa niya. Papadudot nang magsabi ako kay Ashley ng tungkol sa alok ni Domingo na tumira ako sa apartment niya, akala talaga nito eh nagkabalikan kami. Nang malaman niyang walang ganong nangyari eh ayaw niya akong payagan. Magulong sitwasyon at relasyon daw ang papasukin ko kung sakali. Paano raw kung may mangyari ulit na hindi dapat? Paano kung mabuntis daw ulit ako? Kahit pa sabihin na kilala niya ako, alam niyang hindi pa rin daw madali yung magsama kami sa isang bahay ni Domingo tapos ay sasabihin namin na magkaibigan lamang kami. Baka mas maging komplikado lang daw ang lahat. Lalo na at may manliligaw ako na gusto ko sanang sagutin. Tapos may ibang babae rin na nililigawan si Domingo noon. Huwag ko na raw gawing komplikado pa ang mga buhay naming dalawa. Papadudot, iniisip kong mabuti ang inaalok sa akin ni Domingo. May punto rin naman si Ashley at ang iba kong kaibigan na tutol sa gustong mangyari ng ex-boyfriend ko. Na hindi talaga magandang tingnan lalo na sa parte ko kapag pumayag ako sa gusto ni Domingo. Pero nang timbangin ko ng maigi ang sitwasyon ko noon ay mas iniisip ko ang anak namin. Mas minabuti ko nang pumayag sa alok niya na doon muna ako tumira sa apartment niya. Sobrang nainis sa akin si Ashley at ang iba pa naming kaibigan ang sabihin ko sa kanila ang naging desisyon ko. Sinubukan din akong pigilan ng pinsang kong si Kuya Julius dahil alam niya ang setup namin ni Domingo. Na wala naman kaming relasyon pero magsasama kami sa iisang bahay. Sinabi ko sa kanya noon na pagod na akong pakisamahan ng asawa niya. Kaya para sa ikakatahimik ng lahat ay aalis na lamang ako sa kanila. At sa kabila nga ng kaliwat kanan na pagtutol ng mga kaibigan ko sa desisyon ko, tumuloy pa rin akong lumipat sa apartment ni Domingo. Mas naging close naman kami ni Domingo nang magsama na kami sa iisang bahay. Doon ako natutulog sa kwarto niya at siya naman ay nasa sofa bed sa sala. Madalas din kaming magkakwentuhan ng tungkol sa mga personal naming buhay kapag nagkakasabay kaming kumain. Mahilig kasing magluto si Domingo kaya pagdating sa kusina ay tagakain na lamang talaga ako ng masarap na niluluto niya. Palagi rin sa kumustahan sa mga buhay namin ang umpisa ng usapan naming dalawa. Hanggang sa napunta na yon sa manliligaw ko na si Joshua. Nang panahon na yon kasi ay hindi pa rin humihinto sa panliligaw sa akin ang katrabaho namin na yon. Gusto ko na rin nga sana siyang sagutin kaya lang nangyari naman ang pagbubuntis ko na si Domingo ang ama. Kaya ang problema ko noon ay kung paano ko sasabihin kay Joshua ang tungkol sa pagbubuntis ko at ang pagsasama namin sa isang bahay ng ex-boyfriend ko. Matanong ko lang, alam na ba niyang buntis ka talaga? Dito ka nakatira ngayon sa apartment ko? Baka kasi mamaya eh bigla na lang akong sugurin yan ha? Medyo pabirong pag-usisa pa ni Domingo. Ang totoo eh hindi ko pa nga nasasabi sa kanya. Pero sasabihin ko na rin naman, baka bukas kapag nakahanap na ako ng tiyempo, sagot ko. Ah, ganun ba? Eto ang sa akin lang ha. Hindi naman sa nakikialam ako. Pero sana eh masabi mo na kagad ito kay Joshua. Mahirap kasi kung sa iba pa niya malaman. Hindi rin natin alam kung ano ba ang magiging reaksyon niya saka ano eh. May isang pakiusap lang sana ko sa'yo.
Wala naman problema sa akin yung magkaka-boyfriend ka at karapatan mo naman yon. Basta sana lang mula ngayon, isipin mo nang may buhay dyan sa tiyan mo na nakasalalay sa'yo. Paalala niya sa akin. Oo naman, alam ko naman yun at saka priority ko naman ang magiging anak natin. Sa totoo nga lang hindi ko na muna iniisip yung ligaw-ligaw o boyfriend na yan. Mas iniisip ko tong bata sa sinapupunan ko, sagot ko sa kanya. Pero ikaw pa rin naman na magde-decide sa buhay mo. Basta ang importante sa akin, huwag mong mapabayaan ang bata. Ano man ang maging desisyon mo ay suportado naman kita, ang wika niya. Nax, ako rin naman Kung gusto mo manligaw o mag-girlfriend, walang problema sa akin basta sana huwag mo lang din kalimutan yung obligasyon mo bilang ama. Ayaw ko rin kasing maranasan pa niya yung mga naranasan ko na halos inaapi at minamaltrato ng ibang tao. Hindi ko hahayaan na mangyari yon sa kanya kaya ikaw, umayos ka na rin ha. Kapag ikaw mismo ang tatay ang nagloko sa amin, lagot ka sa akin. Kunwari pagbabanta ko sa kanya. Hindi mangyayari yon. Hindi pa nga siya lumalabas sa tiyan mo mahal na mahal ko na siya. Basta eto ang pangako ko sa'yo. Hindi man tayo katulad ng ibang pamilya na buo ay hinding-hindi ko naman kayo pababayaan ang mag-ina ko, ang wika pa ni Domingo. Papadudot, naging maayos naman ang lahat sa pagtira ko sa apartment ni Domingo. Yun nga lang, nang malaman ni Joshua ang tungkol sa sitwasyon ay sobra siyang nagalit at bigla na lang hindi nagparamdam sa akin. Aminin ko na medyo nalungkot din ako at kasi akala ko ay maintindihan niya ako. Pero hinayaan ko na lamang din at ang sabi ko nga ay wala akong ibang iisipin sa ngayon kundi ang magiging anak ko. Papa Dudut, alam ko na marami pa ring naguguluhan sa sitwasyon ko sa ngayon. Pero wala na po akong pakialam. Kahit na anong chismis, kakayanin ko para sa batang nasa tiyan ko. Ang mahalaga na lang siguro nagkakaintindihan kami ni Domingo at sapat na yon. Isa pa ay kailangan kong maging matatag. Hindi lang para sa sarili ko kundi lalo na sa anak ko. Mabilis na lumipas sa mga buwan hanggang sa makapanganak na nga ako. Isang cute na baby girl ang ibinigay sa amin. Hindi naging madali ang lahat pero kinaya ko naman sa tulong ni Domingo. Hindi ko itatanggi na minsan ay nag-aaway din kami lalo na at marami kaming salungat na paraan ng pag-aalaga sa bata. Pero naging maayos din ang lahat. Natutuwa na nga lang akong isipin na simula ng mga anak ko ay mas naging maalaga at maasikaso pa siya. Hindi lang sa bata kundi maging sa akin. Totoo pala Papa Dudut na kusang may magbabago sa iyo kapag nagkaanak ka na. Yung mga pagbabagong masasabi ko na magulang na pala talaga ako. Nanay na ako. May isang bata na umaasa sa akin kaya kailangan ko ng mas maging matatag. At hindi ko lang naramdaman lahat ng ito sa sarili ko dahil maging si Domingo, nakita ko nagbago at mas nagmature mula nang lumabas ang anak namin. Sa aming dalawa kasi ay mas maalaga rin talaga si Domingo pagdating kay baby. Kahit magkaiba na kami, nang pinagtatrabahuhan noon ay palagi pa rin siyang may oras para sa amin, lalo na kay baby. Minsan din ay lumalabas kaming tatlo at pinapasyal ang anak namin. Para na nga kaming buo at isang totoong pamilya. Pero alam ko din na ginagawa lang namin yon ni Domingo dahil sa responsibilidad namin sa anak namin. Kaya dapat na wala akong ibang maramdaman mula sa kanya kung hindi ang pagmamahal niya para sa anak namin. Pero Papa Dudut, hindi lang kasi kay baby maalaga si Domingo kung hindi pati na rin sa akin. Kahit nakapanganak na ako noon ay madalas pa rin niya akong ipinagluluto at alam pa rin niya ang paborito kong pagkain. Pinaglilingkuran niya pa rin ako sa bahay na para bang may relasyon kaming dalawa. Kapag kasi nasa bahay kami pareho ay gusto niya na kumikilo siya lalo na sa kusina. Gusto niya na wala akong ibang gagawin kung hindi ang alagaan lamang si baby. Alam niya raw kasi ang naging hirap ko sa pagbubuntis ko sa anak namin kaya sana raw kahit sa paraan na yon ay makabawi siya sa akin. Siya ang naglalaba, nagluluto at namamlansya sa bahay namin.
At kapag nakakatulugan ko ang pagbabantay kay baby ay hindi ko na namamalaya na nakauwi na pala siya galing sa trabaho tapos siya na ang nagpapatulog kay baby. Ang saya nilang pagmasdan na magtatay kapag magkatabi sila na parehong tulog. Ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal ni Domingo para sa anak namin. Nang magising siya noon at makalabas siya ng kwarto ay inabutan ko siya ng pamalit niyang damit. Dahil nahalata ko kaagad na namumula ang kutis niya na medyo nakainom siya ng alak. Saglit kaming nagkwentuhan, kumustahan hanggang sa mauwi ang lahat sa paghawak niya sa kamay ko. Kasunod ang paghalik niya sa mga labi ko. Grabe ang kaba ko noon pero aaminin ko na nagustuhan ko ang ginawang yon ni Domingo hanggang sa nagkusa siyang ihinto ang ginagawa niyang paghalik sa akin. Sorry? Sorry Meryl, hindi ko sinasadya. Wika niya nang mailayo ang sarili niya mula sa akin. Saglit naman akong natulala kasi hindi ko alam ang sasabihin ko noon. Alam ko sa sarili ko na nagkusa akong ipaubaya ang kamay ko at mga labi ko sa kanya. Kumbaga'y ginusto ko ang mahalikan muli ako ni Domingo. Sa pagring ng cellphone ni Domingo ang tila gumising sa natutulala kong diwa. Pero wala pa rin akong maapuhap na sanitang sasabihin sa kanya noon. Meryl, pasensya ka na talaga ha. Saglit, sasagutin ko lang to. Paalam niya sa akin. Nakasunod lamang ako ng tingin sa kanya at nakinig sa pagsagot niya sa tumatawag. Hello, Carol? Oo, nakauwi na ako. Magpahinga ka na rin. Oo, kita na lang ulit tayo bukas. Sleep well, good night. I love you too. Ang sabi pa ni Domingo sa kausap niya sa cellphone at ibinaba na rin niya yon. May kung anong kirot akong naramdaman sa dibdib ko nang marinig ang huling salitang binitawan niya para sa kausap niya. Sino yon? Pag-uusisa ako. Ha? Saad niya? Sorry kung nag-usisa ako pero okay lang ba na malaman kung sino yung kausap mo? Tanong ko ulit. Si Carol? Sagot niya. Ah, yung nililigawan mo? Tanong ko pa ulit. Oo, pero sinagot na niya ako kanina lang. Sagot niya. Ayun na naman ang kirot sa dibdib ko. Pero mas masakit na ng mga oras na yon. Talaga? Wow, congrats. Ang taray, hindi na siya single. Alam na ba niya na kasama mo ako sa apartment mo? Tanong ko pa habang may pilit ng ngiti sa mga labi ko. Oo, umpisa pa lang ay sinabi ko na sa kanya kasi ayaw ko ng problema. Sige ha, mauna na ako matulog sa iyo Meryl. Pasensya ka na ulit dun sa kanina. Paalam niya sa akin. Papa Dudut, hindi ko maintindihan pero dahil sa mga nangyari ay naging ilang akong bigla kay Domingo. Pasimple ko siyang iniiwasan. Dahil ayoko rin namang makahalata siya. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit bigla akong naapektuhan tungkol sa kanila ng girlfriend niyang si Carol. Nung una naman na magkwento siya sa akin tungkol sa panliligaw niya rito ay wala akong pakialam at suportado ko pa siya. Pero mula nang mangyari ang gabing yon ay parabang may nagbago sa akin na hindi ko na nagugustuhan. Sa paglipas ng araw ay unti-unti kong nalaman kung ano yung kakaibang nararamdaman ko sa tuwing magkasama kami ni Domingo. Lalo na kapag nagkukwento siya ng tungkol kay Carol. Ayoko sanang aminin pero alam ko sa sarili ko noon na nagsisimula na akong magselos kay Carol. At parabang nagsisimula na rin bumalik ang nararamdaman kong pagmamahal para kay Domingo. Palagi ko na lamang sinisiksik sa utak ko na hindi na po pwedeng maging kami lalo na at may Carol na siya. Hindi nagtagal at pinakilala na rin sa akin ni Domingo ang girlfriend niyang si Carol. Dinala niya ito sa bahay para na rin maipakilala dito ang anak namin. Aaminin ko na maganda siya lalo na at makinis ang balat niya kumpara sa akin pero sobrang arte naman niya. May oras din na pasimple niya akong pinaparinggan na dapat ay humanap na ako ng lilipatan dahil nakakasikip na raw ako sa bahay na yon. Siyempre hindi naman ako nagpatalo at sinasabi ko sa kanya na hindi ako aalis dahil responsibilidad ni Domingo ang anak namin. Sa mga ganong pagkakataon na nag-aaway na kami ni Carol ay si Domingo na ang umaawad sa amin dahil bago pa mauwi sa mas malaking away ang lahat ay gumagawa na siya ng paraan.
Kaya lang Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lumalala ang selos na nararamdaman ko noon sa kanilang dalawa. At ramdam ko na mas lumalalim pa ang kung anuman ang nararamdaman ko para kay Domingo. Ang hirap lang kasi at hindi ko yon pwedeng aminin sa kanya. At ayoko na maging dahilan ang pagmamahal ko na yon para mapalayo kami sa kanya ng baby ko. Kahit alam ko na ginagampanan niya lamang ang responsibilidad niya sa amin, ay hindi ko pa rin talaga mapigilan ang sarili ko na mahalin siya ulit noon. Ayun na nga bang sinasabi ko noong una pa lang eh. Kung bakit naman kasi pumasok ka sa ganitong sitwasyon. E di ngayon eh, ikaw din ang nahihirapan. Paninermon sa akin ni Ashley nang puntahan niya ako noon sa bahay. Naglabas kasi ako ng sama ng loob sa kanya, lalo na ang tungkol sa pagpapaninig sa akin ni Carol. Pero hindi ko sinasabi sa kanya ang tungkol sa nararamdaman ko para kay Domingo. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap na yon nang makatanggap ako ng text message mula kay Domingo na nagsosorry dahil sa inasal ng girlfriend niya sa akin. O eh bakit naman bigla-bigla ka nalang humingiti dyan? Naku, huwag mong sabihin na si Domingo yan ha. Kakalbuhin talaga kita, pagbabanta pa ni Ashley sa akin. Si Domingo nga, nagsosorry lang naman siya sa mga nangyari kanina sa inasal daw ni Carol habang magkasabay kaming kumakain, sagot ko. Hindi ko napansin noon na napapangiti na pala ko. Akala ko naman kung ano na eh. O tapos ngayon, biglang sumaya ka ng dahil lang sa text na yan? Umamin ka nga sa akin? Nagkakagusto ka na ba kay Domingo? Alam mo kasi, ganyan ang galawan mo dati nung kayo pa. Umamin ka, Meryl, ha? Kaya ka rin naiinis kay Carol kasi nagsiselos ka, no? Panguhuli sa akin ni Ashley. Hindi naman sa ganyan. Ano lang eh, siguro eh, natutuwa lang ako sa pagiging maalaga ni Domingo sa akin at sa anak namin. Mula pa noong buntis ako, ni minsan ay hindi niya ako pinabayaan. Alam mo yung madalas parang buhay rey na ako dito sa bahay. Lahat ng kailangan ko ay sinisigurado niya na laging naibibigay niya. Pagdi-deny ko naman sa kanya. Tingnan mo oh, ayan oh, kusa nang lumalabas sa iyo ang totoo. Nadadala ka sa mga ginagawa at ipinapakita sa iyo. Kaya ganyan ka. Nai-inlove ka na naman sa kanya. Hi, bes. Hindi mo lang maamin at matanggap sa sarili mo pero nagugustuhan mo lahat ng ginagawa ni Domingo para sa inyo ng anak mo. Yung pag-aalaga, yung suporta, yung pag-aalala. Hindi ka lang basta natutuwa. Umaasa ka na baka mahal ka niya ulit kaya siya ganyan. Umaasa ka na baka bumalik pa kayo sa dati. Kahit na ilang beses mong itanggi sa akin yan, alam kong yan ang nararamdaman mo. Napapailing na wika niya na nagpatameme sa akin. Eto, payo ko lang ha. Ilang taon na natin kaibigan niyang si Domingo. Kahit bago pa man maging kayo noon, alam na natin kung gaano siya karesponsable at maaasahang tao. Natural na sa kanya yun eh. Kaya yung mga ginagawa niya ngayon para sa iyo, hindi na ako nagtataka dyan. Gagawin niya talaga yan, wika niya. Pero paano kung may ibig sabihin talaga yung ginagawa niya sa akin? Paano kung hindi ko na naituloy pa ang gusto kong sabihin dahil pinahinto na ako ni Ashley sa pagsasalita? Alam kong naiirata na siya sa akin lalo na tumaasa ako na pwedeng maging kami pa ni Domingo sa huli. Tama na bes, alam kong masakit pero utang na loob. Huwag mo nang panghawakan yung mga paano kung na yan. Guguluhin at paasahin ka lang yan, hindi porket mabait, maalaga, maasikaso at malambing sa'yo yung tao, eh mahal ka na. Wika pa niya. Papa Dudut, tama naman si Ashley sa mga sinabi niya. Hindi ko lang talaga maamin sa sarili ko na unti-unti na naman akong nahuhulog kay Domingo. Lalo na at sa bawat araw na kasama ko siya ay ibang pag-aalaga at pag-aasikaso na ginagawa niya sa akin. Hindi ko tuloy maialis sa isipan ko ang posibilidad na paano kung mahal na niya ulit ako tulad ng dati. Paano kung ginagamit lang pala niya si Carol para pagselosin ako? Paano kung tulad ko ay nahihiya lang din siyang aminin ang totoong nararamdaman niya para sa akin dahil sa naging kasunduan naming maging magkaibigan na lamang? Hindi ko alam ang gagawin ko pero kailangan kong magbaka sakali
Kaya naman naisip ko na unti-unti akong gagawa ng paraan para ma-realize ni Domingo na hindi wala lang kung ano man ang meron kaming dalawa, na posible pa rin kaming maging isang buong pamilya. Oo Papa Dudut, umaasa ako na tamang hinala ko na kagaya ko ay nanumbalik na rin ang pagmamahal sa akin ni Domingo. Kaya naman sa bawat araw na dumadaan noon ay ako naman ang mas nagiging malambing kay Domingo at nag-aasikaso sa kanya bago siya pumasok sa trabaho. Gusto ko kasing iparamdam sa kanya na hindi na dapat siyang mahiya na sabihin sa akin na mahal pa rin niya ako. Gusto kong iparamdam na pareho lang naman kami ng pagtingin para sa isa't isa, na wala nang dapat na maging hadlang sa love story naming dalawa. Kaya nga lang Papa Dudut ay hindi talaga lahat ng akala natin ay pwedeng maging tama o totoo. Dahil isang araw, habang naghahanda ako ng hapunan namin ni Domingo, ay bigla na lamang dumating si Carol at sinabi niya na may lakad silang dalawa. Nasa labas pa noon si Domingo at bumili ng soft drinks, pero ang sabi ko kay Carol, baka matagalan pa si Domingo na bumalik sa bahay kahit malapit lang ang binilhan nito. Doon na muling nagparinig si Carol tungkol sa pagiging sampid ko sa bahay ni Domingo. Siyempre hindi ako nagpatalo at sinabi ko na desisyon ni Domingo na magstay kami sa bahay. Hanggang sasabihin ni Carol na may balak na pala si Domingo na paalisin kami ng bahay para magsama na silang dalawa doon. Hindi kaagad ako noon naniwala kasi alam ko naman na gumagawa lang siya ng paraan para mainis ako at iwanan si Domingo. Isa pa ay alam ko na rin na hindi yon magagawa ni Domingo dahil ako at ang anak lang namin ang pipiliin niya. Alam ko at sigurado ako na mahal niya ako. Dumating na sa bahay si Domingo at doon ay kinumpirma niya sa akin ang totoo. Ang mga masasakit na sinabi ni Carol ay walang kasinungalingan. Balak na talaga niyang kausapin ako para palipatin sa ibang bahay. Doon na raw kasi titira si Carol at hindi raw maganda kung mananatili pa ako sa bahay na yon. Dahil baka maging pulutan lamang kami sa araw-araw na chismisa ng mga kapitbahay namin. Hindi talaga ako makapaniwala noon na mas pinipili niyang makasama ang girlfriend niya kaysa sa amin na mag-ina niya. Sira ulo ka ba? Ipagpapalit mo talaga kami mag-ina mo dyan sa babaeng yan? Paalisin mo talaga kami dito? Anong klase kang tao? Anong klase kang ama? Panunumbat ko sa kanya kasunod ang paghahampas ko sa braso niya. Aray, sandali lang Meryl. Pakinggan mo muna ako. Hindi naman porket aalis ka dito eh, titigil na rin ako sa sustento. Nakasuporta pa rin naman ako sa inyo ni baby. Giit niya. Suporta? Ito bang tinatawag mong suporta? Ang paaalisin mo kami rito? Sinungalin ka talaga, Domingo. Walang iya ka. Ang sabi mo hindi mo kami pababayaan, pero ano ito? Ganito na lang ba lahat yon para sa'yo, Domingo? Pareho tayong lumaki na walang magulang. Ni minsan ba hindi mo naisip na subukan maging buong pamilya na lamang tayong tatlo? Kahit minsan ba hindi mo man lang naisip yon na baka pwedeng tayo na lang ulit para mabigyan natin ng maayos na pamilya ang anak natin? Naiiyak na sabi ko. Meryl, bulong niya na tila pinag-iisipang mabuti ang mga dapat na sumunod na sabihin. Wala ba ni katiting na pagmamahal dyan sa puso mo para maisip mo man lang yon? Wala ba? Sa mga pinagdaanan natin mula noong buntis ako hanggang ngayon, mas magiging matimbang pa rin pala sa iyo ang ibang babae? Naiiyak pang tanong ko. Sorry Meryl, sorry pero mahal ko talaga si Carol at seryoso ako sa kanya. Seryosong sagot pa ni Domingo. So ano kami ng anak mo? Isang malaking joke lang sa iyo? Lahat ng pinakita mo ay joke lang? Bunga ng konsensya, ganon? Yung pagiging malambing mo, pagiging maasikaso? Ano yung mga yon? Anong ibig sabihin ng mga yon? Muling iyak ko sa kanya. Meryl, kung nagkaroon man ng mali siya lahat ng ginawa ko para sa'yo at sa bata, sorry, pasensya na pero wala akong ibang ibig sabihin ng lahat ng yon. Ginawa ko yon lahat dahil responsibilidad ko at obligasyon ko bilang ama at bilang kaibigan mo. Bilang kaibigan mo lang.
Sagot ni Domingo sa akin. Papa Dudut, mas masakit pa to sa nararamdaman ko noong naghiwalay kami ni Domingo dati. Para akong sinaksak sa puso ko dahil sa mga sinabi niyang salita. Ang hirap-hirap tanggapin. Sobrang sakit. Kasalanan ko bang umasa ako? Masama bang umasa na baka maging isang buong pamilya kami? Papa Dudut, ng araw din na yon. Matapos ang sagutan namin nila Domingo ay umalis na ako sa apartment niya kasama ang anak ko. Bumalik ako sa bahay ng pinsang kong si Kuya Julius. Kahit papuro masasakit na salita na naman ang natikmang ko sa kanila. Mas kaya kong tiisin yon kesa sa makita sila ni Domingo at Carol na masaya. Sa ngayon ay naghahanap ako ng ibang malilipatan naming mag-ina at iniiwasan na si Domingo ng tuluyan at maging ang anak namin ay nilayo ko na sa kanya. Sa kabila ng pagpupumilit niyang makita ito. Alam kong mali dahil karapatan din niyang makita ang bata. Pero anong magagawa ko kung nasasaktan ako? Hindi ko na talaga siya kayang harapin, kaya pasensya na lang. Kakayanin kong itaguyod ng mag-isang anak ko, hindi ko kailangan ng taong walang isang salita at paninindigan. Papa Dudut, alam kong hindi naging maganda ang pagtatapos ng kwento kong ito, pero sana kahit papaano ay nakapaghatid po ito ng aral sa ating mga ka-online. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Nagpapasalamat, Meryl. Maraming iba't ibang paraan para maipakita natin sa taong mahal natin ang ating pagmamahal. Pero minsan kasi, nagkakamali tayo ng pagbasa sa ginagawa nila sa atin. Yung tipo na akala natin na may espesyal na silang pagtingin para sa atin, pero yun pala ay naaawa at nagmamalasakit lamang sila sa kalagayan natin. Again, maraming salamat kay Meryl sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at tama ka sa binanggit mo sa sulat mo na hindi nga naging masaya ang katapusan ng iyong kwento, pero ganun pa man. Ganun naman kasi ang buhay ng tao. Hindi pwedeng hindi tayo bigyan ng mga pagsubok para hindi maging matatag. At siguro ay gawin mo palaging inspirasyon at kuhanan ng lakas ang nag-iisa mong anak. Sigurado naman ako na darating ang araw na makikita mo rin ang lalaking nakalaan para sa'yo. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.